unknown lang, ibig sabihin, isa lang variable natin. No? Let x lang. Okay? So, let's start na ba? Okay, siguro let's start na, ano? Sa, okay, sa mga bago natin, ano? Mga bago natin. Makikin lang yung sir, may school. Ah, sige, okay lang, sir, dyan, no? Carry lang, no? Salamat. Salamat po, no? Tawag natin October is, ano? October is algebra month. Tawag nga natin, ano? Good evening! Ay, Ma'am M, good evening! Meron pala kayong school. Go lang, ha? Go lang. Naging Ma'am May ka na ngayon, ha? Yung Jello Ricaporte, sexy yan, no? Yung Jello Ricaporte, sexy yan, no? Sa gabi si Asunta Di Rossi daw siya, no? Good evening sa'yo. Ay, ganon. Ubuti naman. Tagal niyo rin nag-away, ha? So, ngayon, is algebra month nga, sabi natin. Ayan si Ma'am Chan, si Ma'am May, Ma'am M, no? Hindi, ha, napapractice yan, Ma'am Yumishi, no? Napapractice yan, kailangan lagi magpapractice, ha? Kayang-kaya yan. Na-follow nyo lang itong, ano, every night tayo, and then, puntahan nyo yung ating profile para makita nyo yung mga topic na, topic nyo ngayon, no? Or punta kayo sa YouTube channel, kasalanan mo to, Rene, hindi ka, si Rene de Gage. Ready na ako makipag-awit. Wow! Pwede na, Mami. Ayoko tumagay yung Ma'am May. Gusto ko Ma'am M lang. Ayoko Ma'am May. Parang ibang tao yung Ma'am May eh. Masanay ako sa Ma'am M. Okay, thank you po sa mga nag-follow. Follow nyo lang ito. Punta kayo sa may ano natin, no? Punta kayo sa ating... Ano man tawag dun? Punta kayo dito sa ating profile. Tapos tingnan nyo kung anong topic yung naituro na natin. O kaya sa YouTube channel natin, mas madali mag-search dun, ano? Kasi, at saka nandun din yung, ano, tawag dito, SPJ here. Ano yung SPJ? Mas madali din sa YouTube channel natin mag-search and makakita. Kasi, mga full tutorial yung nandun, ano? Mga kompleto yun lahat. Dito kasi, mga putol lang yung nilalagay ko dito. Sa live natin, syempre, buo yung lesson. And then, pagka pinost ko, pinuputol ko. Para dun tayo sa YouTube channel. Mas kompleto yung ano natin. Ayun lang yung search nyo, no? Sir Toko, ah. No? Sa YouTube, tsaka sa Facebook. Mapupunta rin kayo nun sa YouTube. Okay? Every night to, no? Ginagawa natin na parang para every night tayo magturo, no? Okay? Let's start. Okay. Linear equation in special program. Oy! Really? Journalism pala to sa YouTube. Kaya yan, no? Na ano nyo, no? Na, siguro tinrain yung mag-journalism para makaiwas sa math. And then, pagpunta nyo sa journalism, merong... Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Pao, nandito yung dalawa, no? Si sir Chan, tsaka si Ma'am M na siya ngayon, no? Ma'am May. Kagabi, maaga kami. Maaga, wala kayo nun. Kasi may lakad kami kagabi. Kaya inagawahan ko. Mga alas 6 yata kagabi. So ngayon, sakto 9. Ito na yung parang pinaka time slot natin. Gabi na talaga siya, 8 to 9. 8, 9, 10, 11, ganun mo. Ayun si Ma'am Yoshimi, no, journalism. Wala po bang difference? Wala pa po tayo Ma'am Mick eh. Wala pa po. Algebra pa lang tayo. No? Iiwasan nyo ngayon yung yung math. Pupunta kayo sa mga subject na walang math. No? Yan, journalism, AB English, BS Ed English. Pagpunta nyo doon, merong math kayo, no? First year, second year. Kasi meron kayong ano eh, may tinatawag tayo na ano eh, na math in a modern world. Emil kagabi, 11. Ano? Saktong-sakto, sir. No? Dahil kasi daldal ngayon, no? 7 minutes, nagdadaldal pa. Let's start na. Okay, linear equation in one unknown is an algebraic equation of the form AX plus B equals to 0. X is the unknown and A, B are ano yan? Bilang yung constant, ito na yung coefficient natin, no? So, sabi niya, meron ka daw AX plus B equal to 0. Okay? And then, ang pag sinabi natin AX ganyan, recall muna tayo, ito tinatawag natin na constant. Okay? Ito yung tinatawag natin na numerical coefficient.
Tapos ito naman tinatawag natin na variable. Or tinatawag din natin siya na literal coefficient. Pero pag sinabi natin ano yung coefficient, ito yun, no? Kasi pareho naman silang coefficient, magkaiba lang yung tawag natin, no? First time, ay high school pa lang po ako eh. Grade 8, oh. Sakto, grade 8 din ka kagabi, no? So, ayun. And then, ito yung tinatawag natin ng constant. Tapos ito naman yung, ano ba itong ibig sabihin ng zero dito? Wala, no, wala. Wala siyang define. Wala siyang tawag. Okay. Sabi natin, pag isosolve daw natin yan, itatranspose mo daw yan dyan. Tama ba? Isolate, no? Isolate the unknown. The unknown. Ito yung unknown natin, no? And then yung constant, ililipat mo sa kabila, magiging negative yan. Tawag natin doon transpose, no? And then AX equals, magiging negative yung sign niya pag inilipat mo. And then divide mo both sides para ma-isolate yung X. So magiging value ng X natin, kinakancel natin yan, magiging X equals negative B over A. Pagka ganyan pala, no? Pag special, parang ano pala, yan yung sa Ramon Magsaysay High School dati. Meron silang special program para sa science, para sa math, and siguro pang journalism, no? Okay? Let's next slide. Okay. So, meron tayong example dito, no? 3x plus 6 equal to 0. Ang ginagawa natin dyan, yung pang matagalan na ano, yung discussion lang, yung minus mo pareho yung 6, no? Minus mo yung 6 dyan daw sa side na yan. And then yung minus mo dito yung 6. Ang mangyayari dyan, makakancel to. Magiging 3x equals negative 6. And then divide both sides by 3. Magiging x equals negative 2. Okay? So, tama ba negative 2? Ah, negative 2. Paano yung nabalo x na po to? Hindi sir Chan, ano lang to yan? Example lang yung madali dito. Mamaya may mahirap dito, ano? Kasi linear equation in one unknown, ibig sabihin, finding the value of x. Pero, nilagyan ko ng may hirap na tanong. Okay? Kasi papunta na tayo sa ano, sa itong linear equation. No? Kailangan natin ng unting review. So, ito, variable nga, sabi natin yung x, no? Ax plus b equals to 0. Variable, ang tawag natin dyan, coefficient. Ito, constant. Okay? Equality sign. Equality sign or equal sign. No? So, kompleto na. Ito, zero lang naman yan. No? Okay? SPJ, STE, special science. Okay? Madami palang ganun, ha? And then, meron naman tayong tinatawag na identity equation and conditional equation. Ano pinagkaiba nito, sir? Sasabi dyan, pag identity equation, true for all values of the variable. And then, x plus 3 equals 3x plus x. No, parang, x plus 3 equals 3 plus x. Ibig sabihin, kahit anong ilagay mo na value ng x, magiging true yung ating equation. Let's say 1. Magiging equal pa rin sila, no? Ang conditional naman, on the other hand, identity. Conditional. Na pag conditional, 5x minus 2 equals... Ay, good evening, Sir Carl! Nakakasimula lang natin, no? Discussion pa lang, medyo boring part pa, no? So, lipat natin ito sa kabila. Kita mo, pag nilipat mo yan, magiging... x plus 2, magiging 10, 5x, tapos both sides by 5. X natin equals 2. Okay? So, ang value lang natin is nag-iisa to lang. Okay? And then dito, maraming possible values si X. No, kahit anong ilagay natin dito, sabihin natin 5, 5 magiging equal lang sila. Eh, yung tinatawag na identity, yung conditional, isa lang yung value ng X. Okay? Let's have our quiz na ba? Let's have our quiz. Go! Dalawa lang pagpipilian muna. Okay. Solve the equation and determine if it is identity or conditional. Ano siya? Identity
Letter A, Sir Chan. Okay. Ang sagot natin dyan. Okay, madali lang yun, ano, sa simula. Okay. Answer natin dyan is, pag sinulat natin, 2x plus 3 equals 2x plus 6. Now, pwede naman natin siyang i-distribute. Oh, pag sinabi natin identity, oh, good evening sir. Ay, kakasimula lang, no, Ma'am G. Ito lang yung ating discussion ngayon, ano, linear equation, no. Ano yung sabi ng DPMA, sir to? Reciprocate letter A. Okay. So, ganito yun, ano. Kung makikita mo ito, tsaka to, pag sinabi natin yung identity, di ba magkamukha yun? No? So, kung makikita mo, pareho yan. No? Agaya kanina ng example natin, x plus 3, at tsaka 3x, 3 plus x pala. Parang naman silang pareho lang naman pag pinagbaliktad mo, di ba? So, kahit anong ilagay natin na value dyan, kunyari 5, no? So, magiging pareho pa rin sila. Ay, ayun ba yun? Pati ako nakalimutan ko na algebraic topology. Wala pa tayo yun, ma'am eh. Ma'am Mick. Ano pa lang tayo, linear equation. Tapos, siguro, magiging linear equation x and y, ganun. And then, mapupunta tayo sa plotting ng points. Tapos, mapupunta tayo sa equations, no? And then, magpupunta tayo sa pagkuha ng... Ay, word problem pala yata after nito, no? Word problem na. Okay, sasagot natin yan. Very good, no? Letter A. Prehistoric algebra. Tapos na tayo dyan, ha? Sa history of algebra. Ayan. Is it identity or conditional? Distributive property or multiply? Over addition. Okay. Sabi natin, pag identity, kahit anong value ni x ang ilagay mo, magiging true yung equation natin. And then, pag sinabi natin conditional, ang value ni x is 1 or 2 lang, no? Letter B. Very good. Itinan natin. Okay. Let's answer this one. Madali lang. Kasi mamaya, mahaba pa yung ano natin, no? Mahaba pa yung ating mga slides, no? Na pag sinabi natin gano'n, tingnan natin, 3x plus 5 and then equals 2x plus 10. So, kung makikita natin dito, hindi sila identity, no? Diyan pa lang makikita natin, alam na natin, no? And then, pag isinolve natin yung value ng x, makakuha tayo ng value ng x, no? Pero, alam naman natin, pag nakita mo na ganyan, hindi sila pareho, makakakuha ka ng isang value lang ng x, no? So, ang tawag natin dyan is, very good, no? Conditional. Okay? Next. Which of the following equation is an identity? Paano pag null set ang sagot? Paano yun pag null set? Yung walang roots? Yung parang walang roots, Sir Pao? Contradiction? Wala eh, dalawa lang yung nabasa ko dun sa libro eh, dun eh. It's ano lang, it's either identity or... Ano lang, identity or... Identity or... Anong isa? Conditional. Dalawa lang. No? Naalala ko siya sabi, if an equation has no solution, it is called contradiction. Ayun ba yun? Sir Chan? Okay? Let's answer this one. Sige, ano yung girl? Aralin... Wala pa eh, nandito pa lang ako dyan sa ano pa lang eh.
Dinaanan ko muna to no, para wala tayong malalaktawan na topic. Actually, meron tayong nalaktawan ng nakaraan na topic eh. Pero ayun na din yun. Ipinasok ko na lang din dito. Okay? So, sabi doon, ano daw yung identity dyan? Ay. Yun po ata yung null set to ibig sabihin ni Kip. Oo, yung parang pagwala siya. Di ba parang, kunyari, may equation ka, tapos yung roots mo wala. No? Hindi ko pa nare-recall eh. Pero sige, ibabalikan natin lahat dyan. Ano? Okay? So, sagot dyan is letter. Letter A, no? Siya lang naman yung pag-distribute mo dyan. Magiging parang pareho yung equations. No? So, parang 5x plus 10 din yung magiging left side. And then 5x plus 10. Teka, parang may nakalimutan akong ano. I-discuss. Ah, oh, wala pala. Okay. Ulit nga pala, no? Ito, at tinatawag muna natin to na ano. Meron palang tinatawag yung equation na ito, tinatawag natin na left member. Tapos ito namang right is tinatawag natin na right member. No? Meron palang ganyan, ano? So, sa equation nga, pinaghihiwalay sila nitong ating equality sign. Basta yung nasa left side, left member, and then ito naman is right member. Ang tawag natin sa kanila is members of the equation. Okay? Let's have our next question. Madami ito, mahaba yung ano natin slide. Ano? Sagot natin, mabilisan lang. Pwedeng mentalin, madali lang siya. No? Wag ng calculo. Tama ba? May sagot mo. Okay. Mabilisan lang to, no? Itong ano na to. N? Miss Arvin, good evening. Okay. Letter B. Okay. Madali lang siya, no? Sagutan na natin. Transpose doon. X equals 3. Okay, very good. Good evening. Ay, hindi pa. Kakasimula pa lang natin eh. Next. Sige. Madami to, no? Mga nasa ilang slide ba to? Hindi ko sure eh. Okay. So, ang gusto ko dito sanang matutunan natin is yung paano tayo magsosolve. Uy, good evening, Mama Lisa. See? Good evening. So, ang gusto ko sana dito is paano natin matututunan pati ng mga learners natin na mga nasa high school pa na hindi pa pwede silang gumamit ng calculus. Good evening. Na yung pagsosolve ng value ng x nang hindi gumagamit ng calculus, no? Nakita natin lagi no, ina-example natin lagi paggamit ng calculus. Pero kasi hindi naman tayo pinapagamit ng calculus. Tama ba? Hindi tayo pinapagamit ng calculus pagka high school tayo eh. Lalo sa algebra, no? So, hindi tayo pinapagamit. Kaya ang ginagawa natin is, kailangan marunong tayo mag-solve ng value ng x using, ano lang, using manual, no? So, ginagawa natin dito, ang technique natin is dalawa, no? Pwede nating ilipat to dito. Ba't dyan? Doon na sa kabila pala. So, x over 2 plus, equal na pala. Okay. So, gusto kong matutunan natin yung mga technique, no? Para mabilis natin siya magawa. Okay? So, mangyayari dyan, magiging 6 plus x over 2. And then, pwede natin i-cross-multiply na to ng diretso doon para makakuha tayo ng value ng 12. Dapat, wag na hanapin ng... Ay! Wala naman tayong mahanap, no? Wala naman value yun, eh. Okay? Yung isa naman nating paraan, pag meron kang fraction, ganito ginagawa natin. Okay? Hindi ko lang alam kung saan kayo mas nadadalian. Pero pag nakita mo meron fraction to at 2 yan, multiply mo to ng 2, multiply mo to ng 2, distribute mo ngayon dyan, magiging x. No? Pag dinistribute mo yan, ito mangyayari 8. Ito naman magiging 20. And then itranspose mo dun sa kabila, makakakuha tayo ng value ng which is 12 din. Okay? So, thank you po sa mga... thank you, Ma'am. So, meron tayong dalawang paraan doon, no? And then, tingnan natin itong sunod na equation. Okay? Tingnan natin. Paano natin ito magagawa ng mabilisan, pero manually? Tayo gagamit ng calculus, no?
equals 0.35x plus 0.8. Okay? Sige nga, paano natin siya madali? No? Madali naman natin siya makukuha, pero ano yung fastest way to get the value of x? Since, ano tayo, no? E? Ano yung value, Sir Pao? Okay. Ah, ganito gawin, gawin natin. Lagay natin yung, kunyari, di ko sure. Lagay natin, kunyari, anong letter, tapos anong way yung ginamit mo. Kunyari ako, A. Kunyari letter A ako. Kunyari lang, no? Letter A. Tapos, ilagay natin, may minultiply ka ba? Meron ka bang ipinagsama, in-isolate sila, ganun. Kunyari sa akin, ang gagawin ko dyan is, pagsasamahin ko yung mga X. No? Lahat ng mga X ko, pagsasamahin. Dun sila sa side. And then, lahat ng mga variable, mga constant, dun sa kabila. Okay? Ganun yung magiging atake ko sana. Okay? Daming Xer, ha? Unti lang. Ilan ba yun sila? Teko, bilangin ko. Binilang, eh. Ano? Dun sila sa kabilang side. Nasa, ano sila? Left member o right member? Okay, ang gagawin natin dyan, ano yung fastest way natin dyan? Ako, nakikita ko ang fastest way natin dyan, dahil naka-decimal tayo, ginagawa natin, pagsamahin na lang natin yung mga value ng x. Okay, so let's answer this one. Letter E. Okay. So, meron din akong ginagawa dito dati, para mas mabilis ko siya makita. Kung makikita ko to na, itong 0.75, tas ito naman 0.35x. Kung saan yung mas mataas, dun ko papapuntahin yung mga x. No, halimbawa ito. Papuntahin ko dyan, no? 0.75x. Ito, magiging negative yan, di ba? Negative or minus. Tapos, kasi makikita ko rin to, negative to. Saktong-sakto rin. Pag inilipat ko sa doon sa 0.8, magiging positive na siya, di ba? 0.8 plus 1.2. Mangyayari dyan, ano ba yan? Pag binag-minus mo, ilan yan? 0.75 minus 0.35. 0.4. Bali, 0.4. Very good. X equals, ito, 0.8 plus 1.2 magiging 0.20, no? Okay? 0.20, di ba? Okay, or 2.0 pala. And then, di-divide ko na sila ng both sides by 0.4. Okay. Makakapagkuha tayo dyan ng value, parang ganito yon. Ito na lang yon. And then, yung pagka-divisor natin is 0.4. Hindi tayo pwede doon kasi wala tayong decimal na divisor. Ginagawa natin, imumove natin to, imumove din natin to, magiging siyang 20. So, ang sagot dapat natin is 5, tama ba? 5 ba sagot natin? Yes, 5. No? Kaya wala tayong sagot na letter E. Okay? So, puro ganyan yung magiging I. Okay, puro ganyan yung ating mga gagawin ngayong gabi, no? So, marami-rami pa to. Tama ba? Okay, let's answer this one. Thank you po na sa mga nagpapalo sa atin. Next. Okay. Isin natin ang pagkakasulat. 5x over 3 plus 4 over 5 equals 2x minus 7 over 15. Yan. Thank you po sa mga nagpapalo sa atin. Ano? Okay? And sa mga regular student natin, mga transferee, welcome po, no? Sa mga bagong likes sa atin. Okay? Sige. Anong letter tsaka ano yung fastest way natin na gagawin? Ipa din? Anong fastest way natin dyan, Sir Paul? Pagka ganyan yung ating equation and then we're asked to solve the value of x the fastest way. Ano?
Times 15, buong system, pwede, ano? Inyata yung pinaka-ideal natin na gagawin doon, no? Actually, dati hindi ko ginagamit yun, ano? Siyempre, pasaway-pasaway. Pag binipilit mo na yung mga students natin, GCF, GCF ba, Sarpin, or LCD? No, yung parang may mga students tayo na ganun eh, na yung pipilit, hindi sir, ganito yung ganyan eh. Or tayo mismo, no? Ganun ako dati. Nung, hindi, ito yung ano ko, multiply both sides by the by LCD. Very good, no, sir? Tiyan na yun yung ating fastest way. And ito, makakatulong to sa mga mag-entrance exam. Naalala ko kasi dati, nag-entrance, ano ako, nag-upcut ako dati. My pulse. Ah, tama, LCD kasi talaga yun. Ano? Ah, tawag doon. May mga ganito kasing tanong dati sa upcut, no? And then, yan. Pag hindi mo to alam ng high school ka, medyo malabo-labo ka makapasok ng sa upcut eh, no? So, ayun. Gusto sana matutunan to ng mga ano natin, no? Ng ating mga students. Okay, let's answer this one. E? Teka, naghahanap ako ng RLS sa research. Pero mo kasi. Sige lang, sir, dyan, no? Carry lang yan, ha? Okay? So, imu-multiply natin. Nakikita naman natin ito kasi 3. Ito 5. Tapos ito, parang may 1 lang naman yan dyan, eh, no? Ito 15. So, para makita natin yung pinaka-mabilis, is kailangan imu-multiply. Nakita naman natin ito, 3 tsaka 5. At saka ito 15, ideal siya na i-multiply natin both sides by 15. Yung left and right members natin, no? And then ito, pag may nag-multiply natin ng 15 yan, i-distribute mo dyan, ito, 15 divided by 3, 5. 5 na lang i-multiply mo rito. So, magiging 25 na lang. Ayan. Okay? And then dito naman sa kabilang side, pag may nag-multiply mo yan sila, no, meron ka kasing denominator na 5 dito, mangyayari dyan, i-divide mo sila, magiging 3 na lang. 3 na lang i-multiply mo dito, so 3 na lang. Okay? Dito naman, ganun din gagawin mo. May denominator ka ng 15, dinivide mo ng 15, ay ito, dinivide mo ng 15, 7 na lang yung matitira. No? Parang 1 na lang ipang mumultiply mo, tama ba? So parang magiging ito, ito na lang muna yung kabila. Okay? So 15 divided by 1, 15 yun, i-multiply mo sa 2x, magiging 30x. Dito naman, 15 divided by 15, magiging 1, i-multiply mo dyan, magiging negative 7. So, meron na, mas, po yung 3. Ay, oo nga, no? Mali. Tama pala, 15, i-divide mo sa 5, makakuha ka ng 3, multiply mo sa 4, yun pala magiging 12. So, kung makikita natin dito, automatic siya, nakakuha tayo ng mga value ng ano, nakakuha tayo ng mga values na walang fraction, which is napakadali na para sa atin, ano. And then, ako, ang technique ko dyan, dahil nga dito 25, dito naman 30, etong 25 ang ililipat ko doon. Tapos ito naman ang ililipat ko doon, kasi mga positive naman ang mangyayari, no. So, pag inilipat ko yan doon, eto magiging 30x, tapos eto nilipat ko yan, magiging negative 25 dito. Etong kabila, 12x, eto magiging positive 7. So, 19, tapos ito naman magiging 5x. So, pag i-divide ko both sides by 5, hindi pala sakto, x equals 19 over 5 ba? May final answer natin kaya letter E. Tama ba? 5. Ba't walang sagot? Mali. Tama ba yung sagot natin, Sir Pao? Feeling ko tama yun, ano? So, letter, dami nag-cutting ngayon, sir, ha? Oo, gabi, ano kasi ngayon, ano bang araw ngayon? Tuesday? Ano kasi nga yata ngayon? Yung sa pamangkin ko is parang ano ngayon, eh, parang, ano yung tawag doon? Quarter exam ba? Parang quarterly exam ngayon, eh. Not sure, or last week yon sa public. Si Baby Iris kasi is, sabi nila ngayon daw ay exam na. Next. Okay? Tsaka madali lang naman ang ating lesson. Ano? Carry lang yan. Okay?
So, tingnan natin. Paano yung gagawin natin dyan pagka ganito? Dota ba nga? Tapos na, ano ba? TI ba? Tapos na ba TI? Or malakas ngayon na naman ang Dota? Malakas ba Dota ngayon ulit? Dota 2? Sabi nila malakas daw ulit ngayon yung Dota 2 eh. Ay, oo, tama. Ang nanalo is Liquid ba? Liquid ba nanalo doon? Hindi ko matandaan eh. Ayun, Liquid ano? Kaso bumaba na yung wala na answer key? Wala na answer? Sila Carl TC. Liquid sila pero ML, di ba? Tama ba? Hindi ko alam eh. Nakaraan kailan ba yung panahon na yun? Ano bang adik na adik ka sa ML? Abi rin. Dati kasi Dota 1, hindi ako natutong mag-Dota kasi talaga. Unti lang. No, dati, Dota 1 pa. Nung college ako. Wala kasi kami PC. Okay, let's answer this one. Walang answer. Anong gagawin natin dito pinakamabilis? Feeling ko is, pagsamahin ko muna lahat ng X. Or mali. Ginagawa natin dito is, LCD? Paano yung ano? Paano yung decimal? Ang fastest yata dito is sama muna yung 1. Ayun, ayun yata yung fastest doon, ano? Itong 0.8, ilipat natin sa kabilang side. Tapos ito, ilipat din natin dito. O, combine muna natin, sige. 2x over 5. And then ito, magiging minus 3x over 4. No, pinaglipat lang natin 'to dito. As ito naman ilipat natin dito, no. So 1.2 magiging plus na siya, no. 0.8. Okay? Ngayon, ito, buti naman sakto lang siya at magiging 1.2 plus 0.8 magiging 2 na siya. And then 2x over 5 minus 3x over 4. So dito parang ano 'to, parang napadali tayo dahil yung mga decimal naging ano na, naging whole na, no? So, dito na lang, pwede na natin siyang mag ano nga, yung LCD. Saan ka ba nag-aaral, Sir Chan? Bihira kasi ako makarinig na nag-economics. Yung kaibigan ko dati, nag-economics siya sa UP eh. Sa ano, di ba may School of Economics siya sa UP nun? No? PUP, oh nga pala, PUP pala, no? Onti lang kasi nag-o-offer ng economics na course eh. Mga malalaking university lang yan, no? And usually, ang mga nag-economics is more on napupunta sa politics, ano? Ama ba? Sila Pinoy, sila Gloria, ang mga ekonomista, no? And then ito, i-multiply natin ng 20. And then i-multiply din natin to ng 20. Yes! Yes, ma'am, no? Prilo, wow! Good luck, ha? Anong year mo na ba dyan? Ano mo naalala mo? Parang year 1? Gabi-gabi to, ma'am, no? And then, ito, distribute na natin ngayon yung 20 sa kanila, no? And then, makikita natin dito, 20 divided by 5, 4 yun. I-multiply mo dito, 4 times 2x magiging 8x na siya. Tama ba? 20 divided by 4, magiging 5 yun. I-multiply mo dito sa negative 3x, so magiging negative 15x equals follow lang, pag-follow lang po kayo, ma'am, ano? Sa ating ano. And then, ito, i-multiply mo, magiging 2 times 20, magiging 40. And then, 8x minus 15x, magiging negative 7x yun, equals to 40. Divide ko both sides ng negative 7. Ano yung negative 7?
Paano kunin yun? Yung ano yun? Ulit. Okay? Ito equation natin, no? Magbura tayo ng konti, ha? Ayan. Dito muna tayo sa equation na to. Ito pinaka-equation natin, no? Okay. Ito pala. Ulit. Yan na. Pwede multiply nyo po. Ayan, tama yun, sir. Ano, sir, pang ano. Okay? Ito po yung una nating equation, no? 2x over 5 minus 0.8 equals 3x over 4 plus... Ngayon, ito, inilipat lang natin dito. Tapos ito naman, kumbaga, kinumbay natin yung mga x, yung mga decimal, pinagsama-sama natin, ano? And then, ang mangyayari dyan, ito na yung bago nating equation, 1.2, ito yon. Tapos ito naman, negative siya. Pag nilipat natin, magiging positive na. And then, ito, magiging 2 na, no? Pag pinag-add natin. Ito, hindi natin pinakialaman. Kasi, ang thinking natin is, kukuha tayo ng LCD nito, tapos ayun yung ibang mumultiply natin sa buo nating equation para maging whole number silang lahat. Kung titingnan natin yung 4, yung 5 tsaka yung 4, ang LCD nun is or LCD or LCM niya is 20, no? 20. Ngayon, 20 na yung i-multiply natin sa buong equation para whole numbers na silang lahat, no? Ayan. Okay? No, multiply natin to ng 20, bali 20. Pag i-distribute mo yan dyan, imbis na 20 ang i-multiply mo, i-divide mo sa 5. Pag dinivide mo yun sa 5, magiging times 4 na lang, no? Parang mumultiply mo na lang siya sa 4. Parang ganito yon. 20 times 2x over 5. Pwede mong i-divide yung 5 tsaka to, matitira na lang 4. So, ayun yung i-multiply mo, kaya siya magiging 8x. Ito yun. Okay? So, dito naman, pag nilipat natin sa kabila, 20 divided by 4, makakakuha ka ng 5. Ito yung i-multiply mo dyan sa 3x, kaya magiging negative 15. Tapos ito naman, i-multiply mo rito sa kabila. Magiging 40 na. Okay? And then, mangyari doon, 8x minus 15x magiging, ilan yun? 7x negative. And then, uy, Sir Gaz, thank you, good evening. Now, thank you po, thank you po. Sige. Kakasimula pa lang ba? Hindi, 30 minutes na, 40 minutes na, ano? And then, thank you po, Sir Gav. Okay, so ang gagawin natin dyan, i-divide natin both sides by negative 7. And then ito, no? Since yung mga choices natin is naka-decimal, i-decimal din natin to. Ganun ba? Hindi, ang ano eh, marami nag-cut ngayon ng klase kasi nakikita ko yun, no? Ewan ko bakit ang dami ka. Yung sa 3 times 5 po. Ayun, dito sa 3 times 5. Kasi imbis na 20 yung i-multiply natin dyan, meron kasi tayong 4 dito. So, ang gagawin natin, yung 20, i-divide mo muna ng 4. So, ang mangyayari doon, 20 divided by 4, parang ganito. 20 times 3x over 4. Ang gagawin natin dyan, i-divide mo sila both sides by 4. Ito mawawala na, ito matitira na lang 5. So, magiging 5 times 3x, magiging, ito na yon, 15x. Okay? And then, at dito na tayo, ito na yung pinaka-equation natin. 40, ano ba yun? 40. So, kung 40 divided by 7, ilan yan? 5. 5 times 7, magiging 35. Makakuha ka ng 5. And then, may point ka rito, magdagdag ka ulit ng 0. 7. 5.7 ba? Then, magiging 49, magiging 1, dagdag ka 0, 1111 na yata yan. So, sagot natin is 5.71 negative. Bakit nagkaroon ng over 7? Dahil dito, no? 8x minus 15x magiging negative 7 siya, no? Negative 7x yun. Parang yung 8x minus 15x magiging negative 7. And then, dinivide natin both sides by negative 7, no? Para mawala na siya, para ma-eliminate natin at maging x na lang natira. So, ito yung value ng ating x. 40 over negative 7.
And then, pagka dinivide na natin sila, ito na yung magiging sagot natin. Okay? Ang gets ba? Nag-example tayo. Meron pa naman, ano? Ang gets ba, ma'am Browse Click Shop? So, ang pangalan ni ma'am ay Ben... Ma'am Benalina. Kung ano na lang po natira sa left, yun po yung gagamitin. Yes! Now, itong ating ano, itong ditong negative 7. Okay? So, dinivide na... Ay, thank you po, ma'am G. No? Ma'am Bena na lang. Hindi ko makita si ma'am Emma. Andyan kanina! Iba na pangalan niya, ma'am May na siya ngayon, ano? Okay?